Hello mga ka-mix dyan, isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Welcome to my channel, JTB Mix Vlog. Ngayon po ipagpapatuloy natin yung video natin na how to find the satellite signal. Magsisimula po tayo sa original signal mula doon sa satellite dish. Para papunta rito, para i-connect, para hindi po tayo maligaw kung saan ang galing yung signal. So tara guys, samahan niyo po ako. So mga ka-mix, andito po tayo sa rooftop kung saan naka-install yung mga dish namin, satellite antenna. Ito po ang position nito is Arabsat. Naka-position na po 'yan. So nakalimutan ko nga pala, pag-align po nito, tututukan natin yung latitude ng satellite doon sa space. Ang latitude po ng Arabsat is 26 degrees. So doon po ito nakatutok. Yan po ang naka 26 degrees po ang ano na yan. Tapos ang LNB naka 45 degrees. Ang function po ng LNB nito is quad. Quad po ito. High low. Ibig sabihin vertical low, vertical high, horizontal low, horizontal high. Ganun po ang function nitong LNB na to. Ibig sabihin pag nakakabit yung receiver mo rito sa isang port na ito, vertical low lang ang makukuha mong signal. Yung mga channel na nasa vertical low, yun lang po. Yung sa vertical high, nakasiparate po. Kaya po, may switcher po ang connection nito doon sa baba sa ating pinakitang sistema. Ginagamitan po nito yung may switcher na sa baba for multi-user. Ganun po ang setup nito. Samantalang itong pinaliwanag kong nakaraan, independent po yan, diretso receiver na yan, hindi na pwedeng idaan sa splitter o anong switcher ito kasi hindi po siya gagana. Gumana naman, may mga malfunction na makikita ka. Ito independent, diretso na sa receiver po yan. Samantalang ito, pwede rin idiretso pero limited lang yung makukuha mong channel kasi ano nga ito eh, vertical lang, parang ganon. Mangyayari niyan, may horizontal po ito kasi, so doon combine na horizontal and vertical, high and low, universal po ang tawag dyan. Ito independent po ito, itong isa na to independent. So ganun po mga ka-mix. Ito namang isa na ito, Nilesat. Ang latitude po nito is 7 degrees west. Yung Arabsat is 26 degrees east. So magkaiba po siya. Madali lang po ang alignment nito kung mayroon kang satellite finder. Dati kasi po eh sinusukat namin ang angle nito dito, yung azimuth, dito mo ilalagay sa gitna yung base type na angle finder. Pero ngayon hindi na namin ginagamit yung kasi may mga reference na mga katabindis. Pero kung wala kang mga reference na dish na katabi, pagka installer ka na, satellite finder lang okay na. So ganun po mga guys. Hindi po mahirap hanapin ang signal na yan kung mayroon kang gamit na ganito. Kung walang-wala, yung TV mo lang, pwede mong dalhin sa labas na maliit, tapos gawin mo monitor, titingnan mo po yung signal strength saka yung
quality. Pag mayroong pareho yan, ibig sabihin may signal yung dishes mo. Mayroon pong nakalagay dyan, signal strength, signal quality. So ganun po yan. Pag wala pong signal strength o kaya quality, wala pong signal yan. Nakadrain lang po yung connection yan. Bago mo makuha yan, i-input mo muna po yung transponder frequency bago ka pumunta sa ganitong setup, para makita mo yung signal strength na yan saka quality. Ganun po yan. Kasi kung walang naka-input na transponder frequency, wala po siyang ganyan. Makikita naman po dun sa menu yan. Pag inopen yung menu, meron po yung mga frequencing mga sa ano yung sa ibang term, coordinate frequency yan. Coordinate frequency yan. So ayan guys, ganito po ang receiving frequency niyan. Nasa hotbed po tayo, 13 degrees east. Ayan po, may sound po siya pag naglalaki yung signal. Ayan po ang parameter niyan. Pag makuha mo ito dun sa menu po, always menu pag pupunta ka po sa mga parameter. Ayan po. So may strength, may quality. Pag wala ang isa po dyan, wala siyang signal. So ang frequency niya, nag-lock siya sa 10719 megahertz vertical. Ayan po, 13 degrees po siya latitude niya yan. Ayan po yan, galing Europe. Ayan ang mga laman yan. May double po itong ano, plastic, kaya medyo may shadow yung ano niya. Nasa labas po ako kasi may shadow. Plastic po siyang cover. By the way mga kamix, ang satellite po ay nakahilira po yan sa horizon from east to west. Nakahilira po yan. Nandun po yung mga satellite na gusto nyong tutukan, kung alin doon ang mayroong channel na gusto nyo, hanapin nyo lang po sa internet. May mga number na nakalagay doon kung anong latitude. Doon po nakalagay yung impormasyon yan, kung anong laman, kung anong free to air, kung alin ang may bayad,
Adon po ang impormasyon. So pag gusto nyo ang isang satellite na may laman na ganito, hanapin nyo lang po yung latitude position at yung footprint kung saan nakatutok na region o sa bansa. Ang ideal po ng reception na makikita nyo na watchable siya is around 70-65, mga nakalagay dyan sa impormasyon na yan. Andun po sa footprint yan. Kung sa sentro ka, sa gitna, mas malakas. Ang hemispherical po ang ano niyan, waveform na ibinabato sa pababa mula sa space. Kaya kung nasa baba, parang flashlight po yung sistema ng kanyang pagbato ng signal. So ganun po guys, punta tayo sa switcher naman kung saan nakakabit po itong LNB na ito na independent for multi-user for cable network po. Pwede rin sa mga apartment through receiver, wala nang modulator, pwede po multi-user receiver. Ito multi-user kaya lang limited hanggang 8 lang. So pag naubos yung 8 mo, install ka na naman ng iba. Kung 8 na naman output. Ang kaibahan lang po ng universal na ito saka itong quad na itong independent horizontal and vertical high-low, pag nag-a-update po yung receiver, nagda-download po kasi yung mga provider ng satellite TV, ina-upgrade yung receiver through satellite. Pag dumaan po sa yung upgrade nilang software, hindi po nababasa ng switcher. Nakakabasa po itong direct na itong universal diretso na sa receiver. Ngayon nababasa niya yung download na bagong software ng receiver. So yan guys, punta po tayo sa switcher. So ayan guys, yung nandun po sa taas na pinakita kong independent port na LNB, dito po nakalagay. Dalawang satellite po ito kapasok dito. Nakalagay po dyan yung specification BLB HLB. Ayan po. Ayan po, dyan nakalagay. Sabihin yung horizontal high, horizontal low, HL high, HH horizontal high. Ayan po nakalagay. BH, ayan po BH high, vertical high. Ayan po, nakalagay horizontal low, it's ill. So, ayan po ang configuration niyan. So, dalawang satellite, horizontal and vertical, combine, kinumbine na yan po. Cascade po ito, cascading for multi-user. Ayan po. Dudugtong ka lang po dyan ang ganyan, no? Pababa. Pag mahina na, mag-amplify ka uli para lumakas siya uli. Diyan. Amplifier po ito. So pwede mong pihitin kung medyo mahina na yung line na ito. Pipihitin mo po 'yan. May power supply po 'yan. So mula dito sa mga ganito na switcher, pupunta na sa receiver po yan. Mga nakakabit na yan dyan. Itatagil na ng receiver yung horizontal high.
horizontal low, horizontal vertical high, vertical low combined. So universal function na po ang mangyayari. Yung isang LNB, universal na po yon, pero hindi dapat dumaan dito. Diretso na sa receiver. Pero limited lang po ang receiver. So hanggang 8 out lang po ang ano doon. Kung gusto mo dumagdag, mag-i-install ka ulit ng panibagong disk. Pero ito, dalawa lang. Kailangan mo dalawang satellite. Marami na. Maraming receiver. Ilan po ito? 16. 16 out. 16 out, 16 out, 16 out. So marami po siya. Papunta na po sa mga receiver yan. Doon na po ipoprogram yung mga parameter ng mga channel niyan, nandoon na po sa receiver. Ayan po, mga receiver po yan. PTB yung iba. May subscription yung iba, free to air. Marami po pa ang free to air dito. Marami pa po. So, yan po, mga receiver na yan. Nakakabit yan po doon sa switcher na pinakita kong multi. Na receiver. So, marami po ang isang receiver na ganito, ganyan. Ito PTB ito, isa na to. Marami po laman yan. Mga 1,000 mayroon. Pero pipilian po natin ng isang receive channel yung gusto lang po. Tapos mula diyan, pero nakakabit na po ito sa switcher sa satellite. Nakakabit na po yan. Program na po yan. Isang channel lang po ang kailangan. One channel at a time. Para i-distribute mo sa cable system. Dito na po yan pumasok sa mga ganito. Ang bawat isa po nitong slot na ito, one channel. So, one channel, isang receiver. Yan po, nakapasok na yan. Tapos, ipoprogram po yan ng frequency dun sa TV. Standard po yan, may frequency po yan na standard ng TV na i-receive niya doon. Pag nag-auto-tune ka o kaya manual, mahanap po ng TV na yan dyan. Ito po, modulator po ang tawag dyan. Power supply with amplifier built-in. Ito. Kailangan po ng supply nito. Yan, mga yan. So, yan po ang mga ano yan. So, ang bawat isa nito, isang channel. So, ilang channel to? Mayroon kami dito nasa C22. So, C22, mga ganito. Modulator. Yan po. So, yan po, mga PTB namin. So, mula dito, yung mga ito, iko-combine yan sa isang splitter para maging isang signal na lang. Kukumbayan, isang cable na lang, ganito. Ito, naka-split na po kasi ito. Papunta na ito sa mga bahay-bahay, itong malalaking kable na yan. Nandyan na po, naka-load yung C22 channel. Different direction na po itong mga bahay na ito. Pag malaking cable, minimal lang ang loss. Papunta doon sa malayo. Kaya ginamitan namin ng cable na medyo malaki. Kaysa RG6 o RG11. Ito po. Nakakumbay na po yan. Iisa na lang po ang tatakbo doon sa malayo. So, ayan guys. Sa ngayon, so ayan guys, yan muna sa ngayon. Thank you for watching my channel, JTP Mix Vlog. Please subscribe, like, and share, and comment. So, see you next vlog. God bless. Bye-bye.